Lahat na nandito, para sa akin, lahat naman na nakasulat sa Bible, maganda eh. Maganda yung mga istorya nila, yung mga karanasan nila, lalo na yung sa mga pagbigay ng lakas po sa atin, pag nawalan tayo ng, yung bang nanghihina tayo sa ating sarili or pananampalataya, basahin natin ang salita niya ay lalakas po. Kaya na-amaze po talaga ako sa salita ng Diyos, sa totoo lang po. At malalaman din natin yung mga ginagawa ng tao na masasabi natin na totoo nga nakasulat sa Bible. Kaya dito po alamin natin kung ano po ang sulat ni Pedro. Basahin ko po sa unang kabanata mula sa unang versikulo hanggang sa 21. Mula kay Simon Pedro, na lingkod at apostol ni Hesukristo, mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin, ang pananampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Hesukristo na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. Suma sa inyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya niyo ang kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa puso, inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ang Diyos, sapagkat kung gagawin niyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya lagi ko kayong pinaaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito.
kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap ninyo. At sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala niyo pa rin ang mga itinuturo ko kahit wala na ako dito. Ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gaya-gaya lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya sapagkat ng parangalan at papurihan si Hesukristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, "Ito ang pinakamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. Dahil nga dito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan niyo ng pansin ang mga sinasabi nila. Dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinusulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kaluuban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang